rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy ng mga tumitinding eksena sa bagong yugto ng Batang Quiapo, dito sa Isay Star TV, sa pagdating nila tanggol at babol sa bahay, ay bumuwad naman sa kanila ang sira-sirang parinda ng kanilang lola. Galit na galit naman si Babo sa kanyang nalaman. Naggrupo nga ng mga sigaw, may kagagawa ng mga panggugulo sa kanilang tindahan. Nalabanta nga ang mga ito na muling babalik upang maningil. Kung saan, inalam naman ni tanggol ang mga pagkakilanlan ng grupo. Samantala, nambigyan naman ang pagkakataon si Agustos na magsalita sa mga media upang pasalamatan at purihin niya si Rigor sa ginawa nitong pagtahuli kay Chupis Piras na nalaman naman ang grupo nila Supremo at nababahala sa magiging kalagayan ng mga kaibigan ni Tanggol sa loob na punuan. Dito, hindi naman mapigilan ang mag-isa ni General Pacheco, sina Teniente Ahobe at Samonte dahil nasa kapalipakad. Sa pagtakas nga ng grupo Tundo, habang nangako naman si Rigor na hindi nga matutungisan ang kanyang paralan at kanilang departamento. Ikinadismaya naman ni Teniente Ahobe at Samonte ang promosyon na pagkangat ni Rigor na sinumpa ng dalawa ang paparating na pagbagsak ni Rigor. Samantala, emosyonal naman si Lena sa kanyang nalaman na pagdadalang tao. Kung saan, agad nga siya nag-iwan ang mensahe kay Rigor habang sa kabilang banda. Agad naman nagmamadali si Rigor na umalis ng presinto upang puntahan ang huling pagtatago nila ni Lena. Sa Agosto 1 ni Martes na malaman ang katotohanan, agad naman itong tubo sa presinto upang alamin niya kalagayan ni Rigor. Dito, nakumpirma naman ni Marites kay Mando at pag-alis ni Rigor at ang mga bagay na likha na pawang kasinungalingan sa kanya ng kanyang asawa. Kung saan, naramdaman naman ni Mando ang pag-iimbestiga ni Marites habang sa bahay naman ni Lena ay masayang sinalubo naman niya si Rigor na iniatid ang pagpati sa pagkakatakip niya kay Chief Espinas. Patuloy naman ang galit ni Babol sa mga sigaw ng gugulo sa kanilang tindahan na napag-alaman din nila na tauhan niya din ito ng mga polis at sa tinaasahan na pagkakataon ay pinagtapat na ni Lena ang kanyang pagdadalang tao kay Rigor na walang aling larang na tinanggap naman ito ang responsibilidad sa kanyang mga magiging anak at makailang minuto pa nga ay matapang na sinugot na nga ni Marites si Rigor at Lena. Nabala naman sa kanilang mainit na salpuhan. Nag-aalala naman si Marites sa kanyang gagawin. Ngunit, nasa tabi niya nga si Olga upang palakasin ang kanyang loob. At nang masaksiyan niya nga harap-harapan, ay sumabog na nga ang galit ni Marites na kinalabkat si Lena at ipinahiya sa maraming tao. Sinubukan naman pumagit na ni Rigor sa dalawa. Dahilan upang masaktan niya rin ito ni Marites. Samantala, nalaman na rin nila tanggol ang pagkakadakip kay Chief Espinas at nangangamba na sila sa seguridad na pala ng mga kaibigan at lolo ni Bubbles habang ginabaya naman ni Makasantos ang bago papalit sa pwesto ni Chief Espinas kung saan nagpakilala nga ito bilang Chief Turan at matapang na sinabi ang kanyang pataharan sa uluwan. Tagpo ito, bilit naman pinapaamin ng bagong chief ang mga kasabwat ni Espinas sa uluwan dito. Nasampula naman ang mga preso sa kalupitan na pinatupad ni Chief Turan. Samantala, sumayago naman sila Marcelo at Tante sa hindi pagpayag ni Tanggol na umatid niya sa kanilang grupo habang buo pa rin ang loob ni Marcelo na darating na ang araw na kakailanganin niya sila ni Tanggol. At sa uli, nangibabaw naman si Tanggol ang kabutihan ng loob niya sa pamilya ni Babos.